Welcome back to my channel. It's me again, Sweet DL. Welcome to another cooking vlog na naman. Magluluto tayo ng cauliflower fried rice. So, cauliflower, yun ay masustansyang pamalit sa rice natin. Napakadaling magluto ng cauliflower fried rice. Ang kailangan lang natin is, syempre, ang ating cauliflower. So, ito yung best na pamalit natin sa rice. Kasi, pag rice is sobrang high carbs niyan. So, ano ba mga uses na itong cauliflower? So, low carb to, and great source of vitamin C siya, vitamin K, potassium, fiber, magnesium, and protein. Also promotes good digestion sa atin lahat. Kaya ako, ito yung ginagamit kong pamalit sa ating rice. Mabibili to sa palengke or supermarkets worth 30 to 50 pesos. So if you wanna know how to cook cauliflower fried rice, just keep on watching. Okay, so meron tayong syempre ang ating cauliflower. So hinugasan ko na siya and hiniwa. Guys, hugasan yung mabuti kasi kailangan nyo siyang hugasan kasi may makikita kayong mga kakaibang nilalang dyan. Yung mapapadown panic, it's organic na lang kayo. Kaya kailangan hugasan yung mabuti. Then, meron tayong salt, pepper, egg, garlic, and butter. So, eto, ilalagay ko siya sa ating food processor. And kung wala kayong food processor, okay lang, guys. Kasi pwede nyong gamitin yung pang-grate ng cheese. Kaya lang, medyo ubus oras yon. Kaya bumili na ako netong food processor ko. So, ganito lang siya, guys. Open ko lang, then lalagay ko yung ating cauliflower. Bawasan natin kasi hindi siya kasya. So, ito na siya. Then, tatakpan mo lang siya neto. Then, lalagay mo na to. Ito na siya, guys. Sasaksak mo lang siya. So, pipindutin mo lang tong button na to. Then, mag-ano na siya. Yan. Napakabilis na ito, guys. Buksan ko lang kasi meron pa siyang buo-buo sa ibabaw. So, tsaka ilalagay ko yung natirang cauliflower. Buksan ko lang siya ulit. Ilang push lang to, okay na to, guys. Kaya kung makikita nyo. Ito na siya. Yan. So, lulutuin na natin siya. Makikita niyo yung texture niya. Yan. May buo-buo pa, pero okay lang yan. Madami siya masyado, kaya magtitira ko para sa mga meal ko sa susunod na araw. Ayan, hindi ko kaya siyang ubusin ngayon. So, sa isang cauliflower, pwede kayo makagawa ng 2 to 3 batch. Ginagawa ko is kumukuha akong ziplock, nilalagay ko yung ibang sobra dito. Then, nilalagay ko siya sa freezer. Para may naka-prep na ako na rice. Thank you.
ito, okay na to. Pwede kong kainin ito ngayon. Pero masyadong madami to, guys. Dapat konti lang. So, ginawa ko lang siyang 2 batch. Isa neto, kasi medyo gutom ako ngayon, kaya okay na to. Low carbs din naman siya. So, ito, then ilalagay ko lang siya sa freezer. So, nagsalang na tayo ng pan, guys. Stir fry lang. Then, pag mainit na siya, lalagay niyo. Para lang kayo nagpa-fried rice. Yan, lalagay ko na yung butter. Lalagay ko na yung garlic. Konting garlic lang. Lagyan ko rin siyang konting coconut oil para hindi siya masyadong masino. Pwede mo nang ilagay itong cauliflower mo. Masyadong madami. Gutom ako eh. Then, parang the usual na pina-fried rice. The usual na pagluto ng fried rice. Ganun din ang gagawin mo sa kanya. Saglit lang din tumaluto. Kasi pino na siya, kaya mabilis lang din siya maluto. Pwede mo nang ilagay yung salt mo. So, sa salt, I use Himalayan salt. 0 carbs din siya. And pepper. Haluin mo lang siya, guys. Siya. Then, nasa sa inyo, kung may mga leftovers kayo na ulam, pwede nyo ilagay din dito. Sa akin kasi wala, so egg lang ang ilalagay ko. Lalagyan ko ulit ng cooking oil kasi medyo natuyo na siya. Yan na siya, guys. So, paghahaluin ko lang tong egg, tsaka yung cauliflower. So, ready na ang ating cauliflower. Ano yun? Yan na siya, guys. Okay na to. At ayan na nga. So, ito na ang ating
cauliflower fried rice. Best way na pamalit sa ating rice. If ever hindi nyo talaga kayang nawalang rice sa buhay nyo, mag-switch na lang kayo dito kasi yung rice is very unhealthy siya and high carbs pa siya. Unlike this, sobrang healthy nito, promise. Sobrang daming benefits nito sa katawan nyo. May rice na kayo, healthy pa! Let's eat! Kakain ako! Bye! Thank you for watching!